Kahit ganun pa man, kahit nakagawa siya ng kasalanan o parang binabaliwala ka na niya o parang hindi ka na binibigyan ng value, ha, hanggat maaari utula is huwag ka pa rin magsinungaling. Napakasama utula yung taong sinungaling kahit hindi man sa relasyon. Yun, what's up? Ayan, kumusta mga utol? And then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. Ayan, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe, i-click nyo na yung red button dyan sa ilalim. And then i-click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo once na may mga bago tayong upload pa yung videos. Yun! Ayan, so kumusta mga utol? Shoutout sa inyong lahat yan ha. So ito, nandito na naman tayo. Usapang pag-ibig pa rin syempre. Kasi dagdagan at saka dagdagan na naman natin ang inyong mga kalaman. Kasi ito, ang magiging topic natin sa video na ito is, gawin mo ito para sa'yo nang mag-stay ang lalaki. Yun. So ito mga utula, ituturo ko sa inyo kung ano ang mas mainam na gawin, ha, sa pagmamahalan. And then yun nga, para mag-stay at saka mag-stay sa inyo yung lalaki. Para hindi kayo iiwan. Yes, para hindi siya hahantong sa pagsasawa. Kasi ito mga utula, maitanong ko muna sa inyo. Kampante ka ba sa ngayon? Ha, na hindi ka talaga iiwan ng partner mo someday? Well, kung may pagdududa ka, yes, parang para din sa'yo yung video na ito. Then yung isa ko pang tanong is, sigurado ka ba na mas lamang ka sa kahit kaninong babae may harap yung partner mong lalaki? Well, kung may pagdududa ka pa rin, yes, of course, ha, parang para pa rin sa'yo to yung video na ito. So ito, ha, igaguide ko kayo utol sa mga tamang gawain. So ito, wag na natin papatagalin pa. Unang-una, isam, maglaan ng tamang oras sa partner mo. Yes. Ito mga utula, napaka-importanting bagay rin ito. Na which is maglaan ka ng tamang oras. So ibig sabihin din talaga is, magbigay ka sa kanya ng oras, pero yun nga, may ilalaan ka lang. Hindi buong oras. Ha? So ibig din sabihin isa, may oras ka para sa sarili mo, may oras ka para sa trabaho mo, o may mga anak man kayo, isa, may oras ka pa rin dyan para sa pag-asikaso sa mga anak ninyo. And then, may oras lang din para sa kanya. Not all the time utol na puro relasyon at saka relasyon yung inaasikaso mo. Yes, maglalambingan lang kayo dyan, maghaharutan, buong magdamag, buong araw. Do you think may mangyayari? Ha, na ikaw uunlad ng buhay ninyo, lalong-lalo na sa'yo utol? Wala. So kung nandyan ka lang, yes, parang tuko ka o parang kumakapit ka palagi sa partner mong lalaki, hahantong at saka hahantong lang din talaga sa pagsasawa yung partner mo. Hindi kanya mamimiss. Ha, at saka yun nga, makikita niya rin na ikaw mismo na babae is walang ibang inaatupag o walang ibang inaasikaso kundi relasyon at saka relasyon. So do you think, ha, kung ganyan ka klaseng babae, mag-i-stay ba talaga sa'yo yung lalaki? Ha, kinatagalan? Hindi, syempre. So ganun nga utula, kailangan is bigyan mo lang ng tamang oras. Lalo-lalo na, ha, kung kailangan ka naman ng partner mong lalaki at saka yung gawain mo is hindi naman ganun ka-importante. Yes, ilaan mo o magbigay ka sa kanya ng oras. Ilaan mo muna yung oras mo na yan sa kanya. Ha, i-priority mo rin siya kung wala kang ginagawa. Pero kung may ginagawa ka utol, yes, unahin mo muna din yung ginagawa mo. Kung hindi lang din naman, importante yung kailangan ng partner mo. Ha, so yun nga, kaya natin naisabi na maglaan lang ng tamang oras. Not all the time utol. Ha, so yun. And then ito, yung pangalawa natin is give and take. Yes, napaka-importanting bagay rin ito utol. Ah, hindi yung take and take lang. Kasi may mga kababaihan din talaga na take ng take lang. Nakasandal palagi sa lalaki. Ha, nakadepende lang sa lalaki. Hindi man lang tumutulong. Ha, lalong-lalo na sa financial utol. Yes, walang pinagkakakitaan. Naghihintay lang. Sa maiabot ng partner ninyong lalaki. So ganun nga utol, ha. Kung may sabi mo naman ako, Kiko, kasi ako nag-aalaga ako sa mga anak namin eh. Siya naman yung nagkatrabaho. Pwede naman yan utol, pero mas mainam din na ikaw mismo is gumagawa ka ng paraan, ha, na magkaroon ng mga pagkakakitaan, kahit online shop dyan, yes, na magbebenta ka dyan online, kahit ano lang utol. O sige, isang magtinda ka dyan o magpagawa ka ng konti lang naman na sari-sari store. Pwede na yun utol para kahit paano is hindi ka rin pabigat sa kanya. Ha, may naiambag ka pa rin, may naitutulong ka pa rin. Ibig sabihin is nakakapag-share ka rin, ha, sa mga gastusin ninyo. So ito, ha, mas lalo itong magugustuhan ng lalaki. Kasi yun nga utol, kung pabigat ka lang, ha, do you think mag-i-stay yung lalaki sa'yo? Hindi rin, kasi hahantong at saka hahantong lang din
sa pagsasawa o mapapagod yung partner mong lalaki, halimbawa nagkasakit siya. O paano kayo ngayon? Ha, sino yung magkakaroon ng kita? Wala. So magugutom kayo utol. So yun nga, mas mainam na may reserba ka rin ng mga pinagkakitaan ka. And then yun nga ha, ito utol ha. Kung sa ngayon hindi ka kampante na kung magiging kayo nga someday, mas mainam na may source of income ka. Para kung sakali na kung makawala siya o hiniwalayan ka niya o naghanap siya ng iba, may panghuhugutan ka. Ha, naisabi ko na rin ito sa mga previous 5 videos ko. So yun nga utol ha, huwag kang maging dependent. Maging independent woman ka. Ha, pero at the same time yun nga, tulungan mo rin siya. Ha, so yun. And then ito, yung pangatlo natin is huwag needy at clingy. Yes, pareho na rin ito sa number 1 natin, na maglaan lang ng tamang oras utol. Kasi kung needy ka, yes, mauubos mo yung oras niya. Kinakailangan mo siya palagi. Habol ka ng habol, kahit may ginagawa siya, dinidistorbo mo. Uy, kamusta ka na dyan? Tinatawagan mo. Baka may ibang babae ka dyan ha, ganito ganyan. Nagiging clingy ka utol ha, nagiging mainarte ka sa kanya. Yes, na parang nga, kinukuha mo palagi yung pansin niya, huwag ganun. Kasi yun nga, hinding-hindi mag-i-stay yung lalaki sa ganitong klaseng babae na inuubos mo yung oras niya. 24/7, nag-uusap kayo, nag-chat-chat. Ha? So, magbigay ka rin talaga ng space utol kahit konti para ma-miss ka rin ng lalaki. The more na nagpapahabol ka sa lalaki, the more itong na-challenge. Lalong-lalo sa ngayon, ha, na okay yung pagmamahalan ninyo. So, kailangan is-maintain mo ito utol sa pamamagitan ng mga ipinagsasabi ko rito. Ah, para hindi rin talaga mahahantong sa pagsasawa. Kasi nga, kung clingy at saka needy ka, well, doon at doon lang din talaga yung mapupuntahan mo utol. Ha, so yun. And then ito, yung pang-apat natin is maging maaruga. Yes, ito rin mga utol. Ha. Kailangan is maging maaruga ka rin talaga sa partner mong lalaki. Like I said din kanina, ha, magbigay ka sa tamang oras. Pero yun nga, kapag nailaan mo na yung tamang oras mo sa kanya, is kailangan marunong ka mag-aruga, maasikaso. Hindi yung kahit may oras ka na sa kanya, is cellphone pa rin yung hawak mo. Ha, na parang nagugutom na siya, hindi ka man nakapagluto pa. Diba? So, paano mag-stay yung lalaki sa'yo forever, utol? Kung ikaw mismo na babae, isang parang wala kang pakialam din sa kanya. Ha, pero Kuya Kiko, bakit sabi mo dati is baliwalain yung lalaki? Well, ito utol ha, naisasabi ko yon depende. Kapag yung lalaki is binabaliwala na kayo. Pero ito ha, sa sitwasyon na ito ngayon is, kung gusto mo lang ma-maintain na mag-stay yung lalaki sa'yo, halimbawa isang nagmamahalan naman kayong dalawa para hindi talaga mahantong din sa pagsasawa, so ganito ang magagawin mo. Kasi hahanap-hanapin ito ng lalaki. Ha, kinatagalan kahit makatagpo pa siya ng ibang babae dyan. Yes, halimbawa nagkahiwalay na kayo, kung ikaw mismo na babae is maruga, hahanap-hanapin ka talaga ng partner mong lalaki o ng ex mong lalaki. So yun nga utol, napaka-importanting bagay din ito. Ha, na nandiyan ka palagi sa partner mong lalaki, nagsusupport. Yes, na parang hindi mo siya pinapabayaan. Yes, kasi ito mga utol ha, yung mga lalaki is nagmamasid din sa mga kababaihan. Kung paano ka mag-aruga sa kanya is, ibig sabihin, ganun ka rin mag-aruga sa magiging anak nyo someday. Ha, so ganun nga utol ha, kung ikaw mismo na babae is pabaya, puro ka cellphone. Ha, wala kang ibang inaatupag, kundi puro pampaganda. Wala kang kaalam-alam sa gawaing bahay, well, talagang iiwan ka ng lalaki. Ha? So yun. And then ito, yung panglima natin is iwasan ang magsinungaling. Yes. Hanggat maaari utol ha, kailangan mo talagang iwasan yung pagsisinungaling o yung mga gawain na pwede mong ipagkakasinungaling sa kanya. So yung mga gawain na ito, kung ang magiging resulta is magsinungaling ka lang din naman sa kanya, mas maganda pa na iwasan mo na lang. Uy, hindi pwede ito. Ayaw ko nga, huwag ko nilang gawin ito kasi hantong na din sa pagsisinungaling eh. Ha, na magsisinungaling ako sa partner ko. Kasi ito mga utol ha, kung magsisinungaling ka sa partner mong lalaki and then kapag nabisto niya someday, well, dito na rin talaga sasablay ang inyong relasyon. Dito na kayo magkakandara pa, no, which is baka magsisinungaling na rin siya sa'yo. Ha, so, sinira o sinisira mo lang ha, yung tiwala niya sa'yo. So kung okay pa naman yung partner mo sa'yo utol ha, mas mainam, huwag ka talagang magsinungaling sa kanya. Kahit ganun pa man, kahit nakagawa siya ng kasalanan o parang binabaliwala ka na niya o parang hindi ka na binibigyan ng value, ha, hanggat maaari utol ha, is huwag ka pa rin magsinungaling. Napakasama utol ha, yung taong sinungaling kahit hindi man sa relasyon. Kung ikaw mismo na tao o babae, isang sinungaling,
talagang aayaw at saka aayaw yung tao sa'yo. So lalong-lalo pa kaya yung partner mo, paano kanya mapagkakatiwalaan? Lalong-lalo na financially sa mga anak ninyo. Ha, na ikaw mismo isang hindi mo malang may sasabi yung mga totoong mga pangyayari. And then yung utula kasi may nakausap din ako. Now which is yung lalaki is nagtatrabaho. Yes, sa ibang bansa, nagpapadala ng pera. Pero yung babae isang nakapagsinungaling sa kanya. Na isanla niya yung mga bagay-bagay na pinapabili ng partner niya. Yes, yung mga pinapadala ng partner niya isang hindi doon napupunta sa mga dapat na bilihin. Kundi na nabibili niya sa kung ano-ano. So kahit paano isang inadmit niya naman, sinabi niya sa akin na Kuya Kiko kasi ganito, nakapagsinungaling ako sa partner ko, hindi niya alam na naubos ko yung pera niya, so hindi ko alam kung paano niya ako mapapatawad kung mahuli niya ako kasi nabaon na rin siya sa utang. Yes, may mga naipundar siya na hindi naman dapat ganun, so ginamit niya yung pera at saka may mga balance pa. So ganun nga utol ha, mahirap na na ibalik yung tiwala ng partner mo kung mabisto ka talaga niya. Kasi yun talaga ang makapaggigiba sa isang relasyon. Hayong pagkakaroon ng pagkakasinungaling o kahit sino man sa inyo, kung may sinungaling man dyan, talagang hindi kayo magtatagumpay habang buhay na magsasama utol. So yun. And then ito, yung pang-anim natin is maging loyal. Yes, napaka-importanting bagay rin ito mga utol. Ito talaga ang pinaka-number one na huwag na huwag mong gawin na makipaglandian sa ibang lalaki. And then mas mainam na iwasan mo na yung mga temptations na yan. Hana, instead na gagawa ka ng kamalian o gagawa ka ng kalokohan na hindi alam ng partner mo, hantong din kasi ito sa pagkasisinungaling utol. Kung ikaw mismo na babae is loyal, ito na yung pinaka number one mo rin na bala. Hana, maging tumaas yung level ng iyong confidence o para maging confident ka rin sa sarili mo. Kahit ipagbalik ka pa niya, ang importante is loyal ka. Hindi mo siya niloko. Kasi baka someday is paano kung makatagpo siya ng babaeng maluloko. Diba? So yun na yung isang pambala mo. So ang mas mainam talaga utol is huwag na huwag kayong magpapadala sa tukso. So yun, iwasan nyo talaga yung mga temptations na yan. Ha? So yun, and then ito yung panghuli natin is huwag panay selos. Yes, isa pa itong mga utol na which is ayaw na ayaw din ng lalaki. Na yung babaeng silosa. Na kahit lahat na lang ng bagay is pinagsisulosan. Ito mga utol ha, ilagay mo yung pagsiselos mo ha, sa tamang bagay lang din na pag dapat mong pagkakasilosan, lalong-lalo na sa babae. Kapag may nahuli kang ebidensya ha, na may kachat sa ibang babae, na may kasama siyang ibang babae, na may palagi talaga siyang tinatawagan na babae, so doon ka magselos. Ha, hindi yung lahat ng bagay utol na kahit trabaho niya pinagsisulosan mo, hayong oras niya pinagsusulosan mo, kahit family niya pinagsusulosan mo. Kapag ganun utol ha, hahantong at saka hahantong lang din talaga na balawalain ka ng lalaki someday. So yun nga, ilagay mo sa tama yung pagkaroon mo ng pagsiselo sa partner mong lalaki. At saka mas mainam din talaga utol ha, huwag kang maging silosa. Kasi yun nga, makapagpaboost din ito. Ha, na ikaw ay makumpiyansa sa iyong sarili, na mapapansin din ng lalaki na hindi ka takot na mawala siya. Kasi parang wala lang din sa'yo. Ha, hindi ka nagsiselos. Yes, na kahit kung sino man dyan isam, maunawain ka. Pero yun nga doon ka lang magselos kapag may laman na talaga. Ha, yung connection nilang dalawa. So hanggang doon ka lang utol. Maliban dyan is huwag na huwag ka nang magselos sa kung ano pang bagay na yan. Ha, kasi yun nga, kung ikaw mismo na babae, is maunawain. And then yun nga, isang mataas yung level ng iyong confidence. Ha, na kampante ka, hindi ka panay selos, na alamot pa rin sa sarili mo talaga na mas lamang ka kahit kanino pa siya ibabangga na babae. So mas lalo din talaga mag-i-stay yung lalaki sa'yo. Ha, so yun nga mga utol, masterin nyo lang yung mga pinagsasabi ko dito kasi ito lang naman yung mga pinaka-importanting bagay na dapat ninyong gawin, ha, kahit paulit-ulit o i-routine nyo lang sa mga araw pang araw-araw ninyo na gawain. Kasi ha, sigurado na mas lalong mag-i-stay at saka mag-i-stay pa yung lalaki sa inyo. Ha? So yun lang mga utula, sana'y nakatulong talaga yung video na ito. Ayan ha, maraming maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Maghimay,